kaganapan mula sa inyo. Hatid namin sa mga OFW. Ito pa rin ang balita banggitan, ang kahanan ng balitang kanayunan. Sabi ni Job San Esteban, kung ayaw ipasara yan, patahimikin na lang yang nag-ooperate. Si Parin Jason naman, watching here from 98.3 Magic FM. Hek-hek, alam nyo mga torf, why mga malalakas ang loob ng mga mining owners na yan? Kasi may mga tamapalasana nito na malalaking opisyal ang mga protector ng mga ito. Parang drugs din yan. Ito, may mga matataas na opisyal na nasa likod nito. Kaya kung ipasara, gagawa ng senaryo para hindi mahinto. Gagamitin na naman ang mga mahihirap na sinasabi na doon lang kumikita. Pretty sure yun ang mangyayari. This opportunity ay posible na naman i-take advantage ng mga against Duterte. Ilalabas ng walang awa ang presidente. Di ba po? Nangako si Duterte na bibigyan ng kabuhayan ang mga maapektuhan sa pagsasara ng mina. Iniisip lamang po ni Secretary Lopez ang kapakanan ng karamihan, hindi lang para sa ilang mamamayan. Tungan mo, tingnan mo na lang ang natural disaster. Di na normal. Pag nagkakataon, maraming namamatay. Sinyalis na kailangan itigil ang mga karahasan naton sa kalikasan. Nanonood sa atin si Jake Takoy. So, sabi naman ni Calex Miguel L. Defonso, mas malaki pa ang kapalit at buhay halaga pag kalamidad ang sumingil sa atin. Nasa huli ang pagsisisi kaysa walang gawin. More power po sa inyo. From Baliwag, Bulacan, Calex. Ti Andy Baguyuro, mas mahal ang singil ng kalikasan, partner. Tama yan. Sabi ni Rene Ponce Tariman, isara na yang mga kumpanya na yan. Ang laki na ng kinikita nila. Sila lang ang yumayaman at grabe na ang pagkasira ng ating environment. Secretary Gina Lopez is doing the right thing. Yon. Ngayon, balik tayong Calbayog. Oh, balikan natin sa Calbayog. Kasi mag-i-issue daw ng temporary plate ang Calbayog. Dahil hindi naman nag-i-issue ng plate. Itong LTO. Oh. Kaya pa kausapin natin si Mr. Virgilio Tumnob ng Calbayog City. Mr. Virgilio Tumnob, magandang umaga, sir. Magandang umaga din po sa inyong lahat at sa mga nakikinig sa atin. Sir, ano itong plano ng city government na mag-issue ng temporary plate sa mga motorcycles? Ito ba yung mga motor na di gasolina o yung electric bike? Ano ba yung ano? Yung mga motor na di gasolina. Ganito po ang sitwasyon dito sa amin. Noon pa man, there are several motorcycles that are roaming around without a plate number. And every time na tinatanong kung bakit, kadalasan sinasabi wala daw plate number ang LTO. So, hindi pa agad-agad nakakapagbigay ng plate number ang LTO. So, the experience is that it is not providing a good, a situation, especially when it comes to peace and order, because our Kapuso, the traffic bureau of the city, soon is having a hard time tracking down who really are the owners of the, and that in the event na ginagamit kung ano man ang lalong-lalo na yung mga hindi tama na ginagamitan, it's very difficult to track down the owner. So, this is actually a plan of the city.
let me inform you at this point in time na pina-finalize pa rin, may re-refine pa ho yung plano ng siyudad in order to make the system more workable. Kasi, we have also to consider our businessmen, our suppliers here. Pero initially, ganito po ang binabalak ng mayor namin. Every time that there is a purchase from any of the suppliers, especially kung yung purchaser is from Calbayog, we would like, we are recommending, no? Again, I said this is still being refined, na bibigay, ang LCP magbibigay ng temporary plate number, tapos ibibigay din sa CP yung identity ng motorcycle. So at least, maganda yan, sir. Maganda. Oo. So, there is proper tracking and monitoring of vehicles that are running in the city. Okay? So, we can easily follow it up. Actually, this is for those motorcycles that are provided with sidecars. No? Because most of the time, nadidelay yung prangkisa dahil wala pang plate number doon na galing sa LTO. So we do not like to prejudice also the economic activity of our Calbayog men who are living by providing services of this type to the community. So, maganda po itong plano ng Calbayog City, sir. Napakaganda nito. Meantime na ang LTO ay walang plate number, LGU, baka gayahin pa ito ng ibang mga LGU. Kasi ngayon ang motor, maski mga sasakyan, kapag may nangyaring krimen, hindi mo ma-identify kasi wala ang plate number. So, wala ang plate ito, number. Opo. Sakaling dumating yung mga plate number galing sa LTO, tatanggalin na ito. Yes. Dalawa po ang option. Either we take out the temporary plate number on the city, or simply keep it with the LTO number. So again, there is still an easier identity. Kasi dalawa na eh, ang LTO meron na, yung siyudad meron na rin. So it will be easier. It will be easier. Sir, ito ba ngayon ay i-implement na or ito ba ay dadaan pa sa sanggunian? Well, I was just with my kapuso and we were talking about this, no? So for me to find out how far is the plan going. Because the mayor came up with simply a plan and he shared it with the employees and staff a few days ago. So, it is still undergoing refinement, no? Although, it is still undergoing refinement, although the target is maybe by March or within the month of March, this can already find implementation in the community. Tama yan, sir. Napakaganda nitong naisip ni Mayor Aquino para sa Calbayog City. Na tularan sana ng ibang mga LGU. Okay. Sir, maraming salamat na, sir. Maraming salamat sa oras. Yes, of course. Thank you also for giving us the opportunity to present what is taking place in the city and also just to give you the impression that Calbayog is doing a lot in order to secure the community and to see to it that everything is systematically done to the benefit of the citizens of Calbayog and the visitors of Calbayog. Thank you po in the name of our City Mayor, Honorable Ronald Aquino. Sir Virgilio Tumnob, siya po ang Media Bureau ng Calbayog City. Media Bureau Chief, Calbayog. Okay, sige. Magbabalik pa rin ang balita banggita ng tahanan ng balitang kanayunan.